Mga kaibigan, welcome back. Ito, napakaganda po na pag-uusapan natin sa video ito. Magiging topic natin, Jason Castro at ang basketball legend na si Yuta Tabuse, nakauna-unahan pong NBA player na nagmula sa Japan. Kaibigan, itong nakarang araw lamang, October 18, may inamin po siya about dito kay Jason Castro sa naging tapatan nila noong 2015. So halos walong taon talaga, mga kaibigan, nakalipas bago niya ito sinabi. Para malinaw, simulan ko dito, kaibigan. Noong 2015 FIBA Asia Cup, nagkatapat ang Philippines at ang Japan sa semis dito sa Asia Cup 2015. Dito sa China ang venue, at solid po talaga, mga kaibigan, yung gilas na ito, kasi ang coach natin dito ay si Coach Tab Baldwin. Bisinta yung mga players kita natin talaga ay talagang mga solid. At dito nga, mga kaibigan, ay naglaro po si Yuta Tabuse, kung saan ang kabantayan po niya ay si Jason Castro. Kaibigan, nang ibabaw po talaga ang galing ni Jason Castro sa laban na ito. Aminin natin, ito yung taon na talagang kagalingan, kabilisan talaga ni Jason Castro, kung saan ito, mga kaibigan, ay naka 20.7 rebound and 7 assists and 2 rebounds sa game na ito. Samantalang si Tabuse ay nahihirapan sa matchup nila ni Jason Castro at sa laban niya sa Gilas. 27 minutes po siya naglaro, 9 points lang, 1 rebound and 1 assist. Makalipas ang 8 taon, mga kaibigan, ang petsa, October 18, 2023, naglabas po ng article ang FIBA about nga dito kay Tabuse sa kanilang official website. At dito marami siyang bagay na ikinuwento, at the same time, yung experiences niya dito sa FIBA Asia Cup noong 2015, kung saan dito nga niya nakaharap si Jason Castro. Ito yung mismo sinabi niya, basahin po natin. "The point guard number 7, Jason Castro, that's my favorite player, man. Ika po ni Tabuse, at dagdag pa nito, I played against him and I match up with him and oh my God, he was such a good player." Mukhang matindi talaga ang paghanga nito. Sabagay, kalaban niya mismo, at yun ang nakakabilib. Yung bibiliban ka na mismong kalaban mo. Kaya saludo talaga ako kay Jason Castro. Sayang, medyo may edad at nagpaubaya ka na. Talagang miss ko na rin yung mga laruan nito sa Gilas, Pilipinas. At sinabi pa rito ni Tabuse, nakita niya nung World Cup, yan yung katakatapos lang dito sa atin sa Pilipinas, mga kaibigan, ito si Jason Castro, pero hindi niya daw nakausap ito. Pero ika pa niya, mga kaibigan, nung panahon na yun daw talaga, ng 2015, he was so good. Talagang bilib siya sa galing na kababayan natin na si Jason Castro. No doubt naman talaga, best point guard in Asia yan. Eto, extra kaalaman ko lang, mga kaibigan. Etong si Yuta Tabuse po ay hindi po drafted sa NBA. Pero naglaro siya noong 2003 hanggang 2004 sa NBA G League. Kung saan nga after nun ay pinapirma po siya noong Phoenix Suns noong 2004. At naglaro din siya, mga kaibigan, sa LA Clippers. So yan, mga kaibigan, at least may idea tayo. Kung tatanungin nyo ako kung nasan siya ngayon, mga kaibigan, nasa Japan D League po siya ngayon. So kung talagang may pagkakataon si Jason Castro someday makapaglaro sa Japan Bilig, baka magpangita pa sila doon. Yan, mga kaibigan, ang video natin. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana i-like nyo rin yung video ko, at mag-comment ka dyan sa baba habang ako'y nabati lang dito, kaibigan. Shoutout ko lamang po si Claude MJ, Super Ninja, Ronman, Louis Fernandez, Mark Ray Mendoza, Mags La Arnie Pham, Edgardo Ibanez, Artur Publico, Alan Pham Manila, at Gus Jokai Cajes. Thank you so much for watching, guys, and God bless.